Kahit suki ng online shopping, pwede pa rin malusutan ng scammers. Ngayon nga, nauuso yung tinatawag na baby wipes scam. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal Amy Echenza. 800 pesos ang binayaran ng lalaking ito para sa in-order online na dashcam. Yun nga lang, laking dismaya niya dahil ang dumating na package, baby wipes ang laman. Ang siste, hindi lang siya ang nabiktima ng ganitong modus. Baby wipes din kasi ang ipinadala sa customer na si Rex Lauron matapos umorder ng speaker na may microphone sa isang online shop. 600 pesos pa naman ang binayaran niya para rito. Madalas daw na madali ng ganitong scam ang mga umo-order ng gadgets online. Isa na riyan si Cholo Telan na earphones naman ang binili. Base sa shop na pinag-orderan niya, manggagaling pa raw ito sa abroad. Tapos yun, ang mahal ng binayad ko, around mga 700, gano'n. Tapos, ano mating baby wipes? Parang nagulat ulit. Tapos ako, parang nanghihinayang ako, bakit gano'n? Parang nagbayad ako ng sa sarili kong budget. Tapos, baby wipes dumating. Isa pa sa mga naging problema ni Cholo, mas mahihirapan siya sa pagbawi ng perang nawala dahil sa automatic linking ng kanyang online payment. Kaya abiso niya sa iba pang mga o-order online. So advice ko talaga sa mga nag-online shopping is to cash on delivery na lang, diba? Para hindi rin nasayang pera niya, para alam niyo kung saan napupunta talaga yung pera. Talamak na ang scams ngayong panahon. Kaya naman ingat-ingat sa pag-online shopping. Dahil baka ang regalo mo sa Pasko, maging baby wipes na pamunas ng luha mo. Mobile Journal, Amy Achanza po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang nauusong parcel scam kasama si Mobile Journal, Amy Achanza. Aba, Amy, linawin natin yung mga natatanggap ng mga bumibili online na baby wipes, eh hindi naman gamit pagka dumadating sa kanila, bago ito. Yes, Pops J, linawin lang natin yun, no? Hindi pa gamit. Oh, hindi pa gamit. Yung mga baby wipes na pinapadala. Pero nakakatakot dito, Pops J, kasi sa mga baby wipes na pinapadala, hindi siya galing sa iisang store lang. May iba't ibang online shops talaga na ganito na yung ginagawa at nagiging siste nila. Ngayon papalapit ang holidays. Amy, pare-pareho ba ng binalhang online shop itong mga nakakatanggap ng baby wipes imbis na yung mismong gadget na in-order nila? Ito, Pops G, nakita natin online, no? Merong isang shop talaga na pinupuntirya nila, kumbaga kinu-call out talaga nila kasi ito yung nagiging sistema nila. Pagdating dito sa baby wipes scam, ano, pero dahil nga meron ding ibang mga bagay na, ay, may ibang mga shops na nagbebenta rin ng mga gadgets, hindi naman daw maiiwasan na ganito din ang gawin nila. At yun nga, madami-dami ng shops ang gumagawa ng ganito, Pops J. Amy, paano raw ba sila nahihikayat na doon bumili sa online shop na yon? Scammer pala. Actually, Pops J, kasi nung una, maganda naman daw yung reviews dun sa mga store. Ito lang ang nakausap kong si Cholo. Sabi niya naman daw, nakita niya na 4 stars naman daw yung shop. Which is okay naman for a review ng isang earphones, and especially kasi nga nag-aaral pa daw siya bilang kolehiyo, talagang on a budget siya. Pero yung quality din kasi, Pops J, yung nakita nila na naging review para sa mga shops na ito. At yun na nga, nahikayat sila na bumili ng mga gadgets. Pero ngayong kalaunan nga, itong mga past few days, talaga, Pops J, marami ang nabibiktima na itong baby wipes scam. Alam mo, yung presyo, may naalala ko. Kasi siguro a few months back, Amy, no, nag-order din ako online. At mali yung dumating sa aking napakalayo dun sa in-order ko na hindi naman gadget, pero gamit ito na nagkakahalaga ng 650 pesos. Ang dito sa report mo, 700 pesos. Ano? So around that amount ang kanilang nilalaro kasi madali sigurong ipadala dun mismo sa online shop na yan. Ano? Yes, Pops J, kasi yun din yung mga bagay na nagkakalaga ng 500 to 700 pesos. Ganun din kasi madalas yung bigat ng gamit. Pero Pops J, ito nga nakwento din sa akin ni Cholo na meron nga din daw siyang kilala na 3,000 naman daw ang nag-scam sa kanya dahil nga din dito sa baby wipes. Pero yun nga, unfortunately, hindi natin nakausap. Pero ayun, 3,000 pesos nga daw yung nag-scam sa kanya. Yung mga nabiktima ng scam na ito, Amy, ano na ang ginawa nilang aksyon para mabawi yung kanilang binayad? Sayang din yun. Actually, Pops J, may iba namang mga stores or mga e-commerce, no, na talagang
ang requirement nila mag-video para mabawi nga itong mga pera na to. So ayun, meron silang return refund na system para kung sakali naman na meron nga pagkakamaling ganito, maibalik nila. Pero ang pangit dito kasi pag proseso? Siya, pinakamasakit dito. Gano'ng katagal ang proseso, Amy? 3 to 5 days, Popsley, yung proseso ng pagbabalik dito. Pero ito nga yung nakakalungkot, Popsley, kasi yung ibang mga stores, hindi na nila binabalikan yung mga customers kahit may mga ganito nga complaints na nare-receive or may mga complaints na binibigay yan, Popsley. Okay, Amy, may safety standard ba ang online shopping platforms para hindi mabiktima ng modus ang mga customer? Yes, Popsley, isa na nga dyan yung kailangan nilang mag-video pagkadating ng parcel at pagbubuksan nila. Kaya makikita natin dyan na talagang ino-open pa nila yung boxes nila. Makikita na agad na may mga baby wipes. At yun nga yung nagiging sistema ngayon na kahit pagbukas nila at sa pag-file nila ng complaint, hindi na nga sila binabalikan. So ayun, Popsley, kailangan talagang videohan, picturean, pati ni ultimo yung pagbabayad daw sa mga rider, Popsley, pag cash on delivery naman. And also yung resibo kapag nagbayad ka na ng mga binili mo online, kailangan i-save mo muna daw yung mga bagay na yun. I-expect na natin, Amy, dahil malapit na ang panahon ng Kapaskuhan, maraming bumibili ng mga gadget na pangregalo o para sa sarili nila dahil may bonus silang nakuha. No, ano ang payo ng mga otoridad sa mga suki ng online shopping? Actually, Popsley, nung binisita natin yung Bureau of Customs, handa naman daw sila na magbigay ng suporta sa mga ito dahil kalimitan din kasi ng mga parcels na nakukuha ng mga buyers na ito ay galing pang abroad. So, dumadaan talaga sa kanila. At yun nga, kung may mga complaints naman daw, bukas naman daw ang Bureau of Customs. Pagdating dyan at nandiyan din yung customer care service nila, kung hindi kayang pumunta, pwedeng i-email or tawagan ito ang Bureau of Customs. At bukod pa dyan, no, Popsley, sabi din ng mga otoridad, lalo na dun sa barangay na nakausap ko nga din ni Cholo, talagang kinakailangan na mag-ingat dahil hindi na bago yung ganitong klaseng sistema o kaya ganitong klaseng scams dito sa bansa. Nag-ingat po tayong lahat dun sa mga scammers na yan. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Achenza.